Magandang araw! Ako nga po pala si Binibini Artea Luisa Ernari at narito ako ngayon upang ipakita ang aking teaching demonstration. Ngunit bago riyan ay narito po ang aking banghay aralin na mayroong 4 na pahina. Maaari na tayong magsimula. Magandang araw mga bata! Kumusta ang araw ninyo ngayon? Masaya ba kayo ngayon? Kumain na ba kayo bago pumasok sa ating klase? Mabuti kung ganon. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa iba't ibang katangiang pisikal na nagpapakilala sa iba't ibang lalawigan. Alam niyo ba na ang Region 1 ay may 4 na lalawigan at mayroon din itong iba't ibang katangiang pisikal? Umpisahan natin sa Pangasinan. Alam niyo rin ba na ang lugar natin, ang lalawigan nito ay Pangasinan? Ang Pangasinan, kilala ang Pangasinan sa Malarok, ito kapatagan na mainam sa pagtatanim ng palay at gulay at meron din itong mahabang baybayang dagat. Natalakay dyan na ang katangiang physical raw ng Pangasinan ay kapatagan at baybayang dagat. Ang kapatagan, anong lupa ba ito? Anong tubig? Magaling, Elizabeth! Ito ay anong lupa. Ang baybayang naman, anong lupa ba ito? Anong tubig? Magtaas na kamay kapag alam ang sagot, mga bata. Yes, Jerome. Anyong tubig? Mahusay. Dito matatagpuan ang 100 Islands sa Alaminos na isang anyong lupa at kilala dahil sa likas nitong kagandahan at ang Mount Mapitas sa Aguilar, Pangasinan. Matatagpuan din dito ang napakahabang ilog ng agro na nag-uugnay sa mga lalawigan sa Pangasinan at Benguet. Ano yung tatlong tanyag na lugar ang nasinabi sa Pangasinan? Merong tatlong tanyag na lugar dyan na nagpapakilala sa lalawigan. Ito ay ang 100 Islands, Mount Mapita at ang Ilog ng Agno. Meron silang iba't ibang katangiang pisikal. Umpisahan natin sa 100 Islands. Ang 100 Islands ay, sino na nakapunta sa 100 Islands rito? Ayun. Napakaganda ng 100 Islands, di ba, Clarice? Opo. Ang 100 Islands ay isang anyong lupa. So, para siyang marami siyang mga isla at kilala ito sa taglay nitong kagandahan. Ang Mount Mapita naman sa Aguilar, Pangasinan ay isang bulubundukin. So, isa siyang anyong lupa. Sa ilog ng Agno naman, ito ay isang ilog. Kaya ito ay anyong tubig. Naiintindihan ba ang Pangasinan? Ang lalawagan ng Pangasinan? Kumako naman tayo sa pangalawang lalawigan. Ito ay ang? Pakibasa nga, Jerome. La Union, magaling. Ang La Union ay isa rin kapatagan at napapalibutan ng bulubundukin. So, ano ang katangiang pisikal ng La Union? Bulubundukin. Meron itong malawak na baybayin na siyang pinagkukuhanan ng hanap buhay ng mga tao. O, ano pa yung isang katangiang pisikal na nabanggit? Yes, Micah. Baybayin, magaling. Dito matatagpuan ang Tangadan Falls sa May San Gabriel. Dinarayo rin ang dagat sa San Juan dahil sa surfing. Ang isang tanyag na lugar na matatagpuan sa La Union ay ang Tangadan Falls. Ito ay ang isang talon. Sino na nakikita sa inyo ng talon? Ano yan? Oh, tama. So, mataas yung talon tapos umaagos dun yung tubig. So, isa siya ang anyong tubig o anyong lupa? Anyong tubig? Magaling mga bata. Naintindihan ang lalawigan ng La Union? Dumako naman tayo sa pangatlong lalawigan sa Region 1 at ito ay ang Ilocos Sur. Ang Ilocos Sur ay may maliliit na kapatagan at may mahabang baybayin. Ang katangiang pisikal naman ng Ilocos Sur ay maliliit na kapatagan at mahabang baybayin. Ang makasaysayang pook na Tirad Pass National Park ay matatagpuan sa bulubunduking bayan ng Gregorio del Pilar. Ang tanyag na lugar na kilala naman sa lalawigan ng Ilocos Sur ay ang Tirad Pass National Park. Anong lupa ba ito? Anong tubig mga bata? Sa tingin ninyo, sinabi dyan na isa ito, ang katangiang physical daw nito ay bulubundukin. Ito ay anyong
lupa. Magaling mga bata! Dito rin matatagpuan ang masaysayang ang Mestizo River sa lungsod ng Bigan na may mahalagang papel sa mukulay nitong kasaysayan. Ang Mount Malay sa bayan ng Cervantes ay isa rin sa mga anyong lupa na makikita sa lalawigan. Ang dalawang kilala o tanyag na lugar pa sa lalawigan ng Ilocos Sur ay Mestizo River Out at Mount Malay. Ang Mestizo River, isa ba itong anyong lupa o anyong tubig? O, river. Pag sinabing river, mga bata, ito ay isang anong river? Ilog. Kaya ang Mestizo River ay anyong tubig. Ang Mount Malay pa, ang Mount Malay naman sa bayan ng Cervantes ay isa ring anyong lupa. O, pag sinabing Mount Malay, anong katangyang physical natin mga bata? Yes, Michelle. Bundok, tama. Naiintindihan ba? Lalawigan na Ilocos Sur? Mahusay. Dumako naman tayo sa panghuling lalawigan sa Region 1 at ito ay ang pakibasa nga kaila? Ilocos Norte, magaling. Isa rin ang Ilocos Norte sa may malawak na kapatagan gaya ng Pangasinan. Meron din itong bulubundukin at may mahabang baybayin. Madaming tinukoy dyan na katangyang pisikal. Ano yung mga yon? Magtaas na kamay mga bata, huwag kayong maingay ha. Yes, Clarice. Ito ay kapatagan, bulubundugin at baybayin mahusay. Ipinagmamalaki nito ang Pagudpud Beach at ang Mount Sikapo na kilala, pinakamataas na bundok sa Region 1. At ang La Paz Dones ay makikita rin dito or dito rin makikita. Ano yung mga tanyag na lugar dyan na nabanggit? Pagudpud Beach, Mount Sikapo at La Paz Dones. Iisa-isahin natin ito mga bata ha. Ang Pagudpud Beach ay, pag sinabing beach, dagat. Dagat ang beach, di ba? Sino nakapunta sa beach? Ayan, halos lahat nakapunta na sa beach. Ang Pagudpud Beach, anong lupa ba ito? Anong tubig? Mahusay kayo mga bata. Ito ay anong tubig. At ang Mount Sikapo daw, pinakamataas na bundok. Isa siyang bundok. Katangiang physical nito ay bundok. Anyong lupa ba ito? Anyong tubig, mga bata? Anyong lupa? Magagaling. Ang La Paz Dones ay dito rin makikita. La Paz Dones, ito ay isang, buhanginan. Patag na maraming buhangin. Ano yun? Anong lupa ba yun? Anong tubig, mga bata? Magagaling. Ito ay anyong lupa. Naiintindihan nyo ba kung ano ang iba't ibang katangyang physical ng apat na lalawigan na ito? Magaling. Ngayon, tignan nga natin kung meron kayong naiintindihan tungkol sa pinag-aralan natin ngayon. Gusto kong tumayo kayo ngayon, mga bata. Gusto nyo ba kung sumama sa akin sa paglalakbay? Kung gayon ay tumayo kayo ngayon mga bata. Kailangan bumuo kayo ng tatlong grupo. Tatlong pangkat. Hahatiin ninyo sa tatlong pangkat. Dito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, at ang pangatlong pangkat. Kompleto na ba? Nakabuo na ba kayo ng tatlong grupo? Magagaling. Ang gagawin naman ninyo ay meron akong hawak-hawak na larawan dito. Dito sa larawan, tutukuyin ninyo kung saan matatagpuan ang kilalang anyong lupa at anyong tubig na ito. At kapag natukoy nyo na yon, pipili kayo ngayon ng sagot dito sa loob ng kahon. Pipili kayo ng mga lalawigan kung saan matatagpuan ang lugar na ito. Kung sa La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte o Pangasinan ba? Naintindihan ba ninyo mga bata? Ay, sa unang pangkat, ano yung hindi nyo naintindihan? Ulitin ko? Sige. Ang gagawin lamang ninyo, tutukuyin ninyo dito sa hawak ng larawan kung saan matatagpuan ang makilalang anyong lupa at anyong tubig na ito. Tutukuyin niyo siya, tapos pipili kayo ng kasagutan dito sa loob ng kahon. Kung ito ay sa La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte ba? O sa Pangasinan? Naiintindihan na ba? Wala namang katanungan?
kung sino ang makakuha ng pinakamaraming puntos, ang kung sino ang makakakuha ng mga tamang sagot, ng pinakamaraming tamang sagot, siya makukuha ng bituin. Sino gusto makakuha ng bituin sa kanyang pangkat? Ayun, kailangan galing-galing ninyo sa bata sa pagsagot sa mga katanungan. Handa na ba kayo ngayon, mga bata? Ngunit bago riyan, kailangan ayusin nyo muna ang miyembro sa inyong pangkat upang masimulan na natin. Simulan natin sa unang larawan. Ito, unang larawan. Nakikita ba ninyo na malinaw? Ito ay ang Tirad Pass National Park. Ang katangiang physical nito ay isa itong anyong tubig o lupa. Anyong lupa. Ito ay mabundok, ito rin ay magubat at mapuno. Ngayon, natatanda niyo pa ba kung saan lalawigan ito nabibilang? Saan lalawigan ito nabibilang? Yes, unang pangkat. Sa Ilocos, sure, magaling. Meron ng unang puntos ang pangkat una. Ang unang pangkat. Ayan, sulat natin sa group. One, meron na silang isang star. Next, dito naman tayo sa susunod na larawan. Ito, nakikita ba ninyo? Ito ay ang Tangadan Falls. Ang Tangadan Falls ay isang, ano katangyan ba si kanito? Talon. Isa itong anyong tubig. Natatanda niyo pa ba kung saan lalawin dito na bibilang? Yes, sikat tong pangkat. Sa La Union. Tama na naman. Ito ang nabibilang sa lalawigan ng La Union. Meron na rin isang puntos ang tatlong pangkat. Sumunod na larawan naman. Nakikita ba ninyo malinaw? Ito ay ang La Paz San Dones. Nakikita ninyo ang katangiang physical nito ay mabuhangin siya. Kaya ito ay isang anyong lupa. Saang lalawigan naman ito na bibilang? Yes, ikalawang pangkat. Sa Ilocos Norte, magaling. Meron na rin unang puntos ang ikalawang pangkat. Sumunod naman. Nakikita ba ninyo? Ito ay ang Hundred Islands. Kung natatanda ninyo, maraming siya. Yung tinalaki natin na katangiang physical nito, marami siyang mga isla. Isa itong anyong lupa. Saan lalawigan naman ito nabibilang ngayon? Oh yes, sikat mo pangkat. Sa Pangasinan, magaling. Meron ng dalawang puntos. Sikat mo pangkat. Sumunod na larawan. Ito. Ano ito? Ito ay ang daang mapita na matatagpuan sa Aguilar, Pangasinan. Natatanda niyo pa ba kung saan lalawigan ito na bibilang? Katangiang physical naman ito ay bunubundukin. Makikita niyo maraming bundok. Saan naman ito lalawigan ito bibilang? Yes, ikalawang pangkat ulit. Galing-galing naman ang grupong ito. Saan? Sa Pangasinan. Meron na namang dalawang puntos. Meron na dalawang puntos ang ikalawang pangkat. Pinakahuling larawan naman ay ang ito, Mestizo River. Ang katangiang physical na tinataglay dito ay ilog. Isa itong anyong tubig. Matatagpuan ito sa ang lalawigan. Dili kayo sa kahon.